Paggawa ng iba't ibang produkto mula sa gatas ng kalabaw, isinusulong sa Rosario, Batangas. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Itinuturing na simbolo ng kasipagan at tiyaga ang mga kalabaw. Hindi lang daw sa sakahan maaasahan ng mga alagang kalabaw, pati na rin daw sa pag-produce ng mas masustansyang gatas kumpara sa gatas mula sa baka. At dito sa Rosario, Batangas, ipinagmamalaki ng mga residente ang iba't ibang produkto na mula sa gatas ng kalabaw. Yung mga produkto naman namin, pasteurized milk, choco milk, pastillas, meron na rin po kaming yogurt, mozzarella at saka kesong puti. Then meron po kaming milk o gel and gumagawa rin po kami ng ice candy. When it comes to sa panglasa naman, creamier, that's what yung mga kliyente natin na nagsasabi, mas creamier daw siya compared dun sa cow's milk. At saka yun nga, pag nakikita nila yung analysis ay hindi papatalo sa health benefits naman yung ating carabao's milk. Nagsisimula ang proseso sa pangongolekta ng gatas mula sa mga alagang kalabaw. Pagkatapos, ipapadala ito sa processing facility kung saan i-check kung class A or class B ang mga nakolektang gatas gamit ang formulated alcohol solution sa test tube. Iba-iba man ang produkto mula sa gatas ng kalabaw, tinitiyak naman daw ng kooperatiba na walang ginagamit na preservatives sa paggawa nito. 8 taon nang miyembro ng kooperatiba si Nanay Roxanne. Dito na raw niya naitaguyod ang pamilya niya. Sa pagpaaral po ng aking mga anak, tsaka sa hanap buhay po namin sa araw-araw. Opo, katas po ng tralap ko po lahat, pati po ang aking bahay na ipagawa ko po ng maayos dahil po doon sa tralap ko po. Ito lang naman po kasi ang aking trabaho. Tuloy-tuloy din ang naging operasyon nila nitong magsimula ang pandemya. Lalo raw lumakas ang mga produkto at nakaabot na ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Patuloy din ang pagbibigay suporta ng lokal na pamahalaan sa carabao milk industry. Nakarating kami ng Maynila, nakarating kami sa Pasig, nagkaroon kami ng mga customer dyan sa Quezon City. So ayun na, doon na nag-start na. Until now, market pa rin namin siya. Close monitoring ang ating LGU sa pamamagitan ng aming tanggapan, ng Office ng Municipal Agriculturist, para masubaybayan sila. And then, kami din ang nagko-coordinate sa mga agencies, kagaya ng PCC, DOST, Picard, na po pwedeng makatulong sa kanila para ma-improve yung kanilang, especially yung sa packaging nila, so yung product development. Layunin naman ang kooperatiba na makagawa pa ng ibang produkto gawa sa gatas ng kalabaw. Hopefully, sa mga susunod na panahon ay hindi lang itong mga product na to ang aming magawa. At piniprepare po namin soon magkaroon ng butter para mas lumawak pa. Kasama si Kel Ravaca, Lorenzo Ilagan. Balitang Southern Tagalog.